Story time on how I got catfished for 2 years. Who would die 2 years? So this happened in 2017. I was a high school student na sobrang hilig sa K-pop. As in, addict na addict Mars. Like that time, yung kinaadikan ko is BTS. Tapos, I also fell into the deep hole of K-drama. So I was trying, at that time, I was trying to learn the Korean language. Fun fact, I still know how to read and write in Korean. Anyway, marunong ako magsulat and magbasa. Pero hindi ako fluent magsalita. So si tita mo nag-decide mag-install ng apps so I can find, ano, international friends and para I can talk to them. Mars, hindi naman friend yun nakita ko ron. Diyos ko. Okay, so I met him on Kick. Ganito yung Kick. Para siyang, ano, para siyang KakaoTalk or like Telegram, ganon. Tapos, nag-join ako ng group chats na may international members. I ended up talking to this one guy na hindi ko na maalala kung sino una nag-chat sa amin, ako or siya. We ended up talking and we kind of vibed. So, itago na lang natin siya sa pangalang, ano, tago ko ba ba? Okay, hindi na natin itatago. Total, nanloko naman siya. Charot! Yung name na binigay niya sa akin is Adam. Adam Santos Evans. Oh! Di ba dapat dun palang nagtaka na ako? Diyos ko, ano Evans? Kapatid mo ba si Sharpay? So, si Adam is 23 years old, Pinoy, pero sa Dubai nakatira. Dun siya nag-work, tapos yung family niya nandun rin. So, remember that I was 16 and he's 23. Muntik pa pala ako maging biktima ng grooming. Diyos ko. So, few weeks of talking, nagtanong siya if pwede daw ba siya manligaw. I was like, how are you gonna make ligaw on chat? But okay, I guess. Tapos parang 2 days pa lang yata siya naliligaw. Sinagot ko na siya. Rupok yarn. Pero in my defense, I was like, parang wala naman kasing kwentang manligaw sa chat. Like, what are you gonna do? And sa ganitong stage, nagkaka-chat na kami sa Messenger. So, I have access to his Facebook. Tapos yung Instagram profile niya, nakikita ko na rin. And Mars, props to him. Sobrang galing niyang gumawa ng profile. Like yung, ano niya, yung photos niya sa Facebook. May mga albums dating back to 2013, 2015. May mga throwback photos. Photos ng parents niya, may isang album pa doon na 25th anniversary yata ng parents niya. Sobrang believable na account niya and I didn't have a clue until the time na sinabi sa akin na poser siya. Tapos ito pa, nakausap ko yung friends niya na may sarili din profile and yung kapatid niya na may profile din sa Facebook and Instagram. Tapos, siya rin pala yun! And no, we didn't do video calls kasi sabi niya, gusto niya daw yung first time namin magkita is sa personal. Ano? Suntokin ko buha ka! So, we didn't do video calls, pero palagi siya nagsisend ng voice message, which is boses naman ng lalaki. We're running out of time. I'm gonna do a part 2. Sorry!